Napasakit sa damdamin, ngunit kailangan ng langit na madilim upang lumitaw ang ningning ng bituin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito na po ngayon ang ating Insight from His Word, our online morning devotion po from Monday to Saturday at 7:45 sa araw-araw po, maliban na po sa araw na ang Linggo. Good morning po kay Ma'am Jocelyn Magayon, dyan po sa Panabo City, dyan po sa Davao del Norte, na imbag na bigat, kada kayo ami di dyan niya. And also to my cousin, si June Chespa, mayong aga gi June sa imo and to your family. God bless you! Papuri 9 po tayo, pangako niya. Yes, magandang umaga po muli sa ating lahat. Kumusta pong ating mga insiders sa umaga ito ng Martes, February 23 na po tayo. Wow, madapit na lang. At mayroon palang medyo joke ng konti, no? Akala ko nga totoo eh. Kasi mayroon daw ang pinalabas ang Malacañang ng isang balita na sa holiday po sa February 29 to 31. Okay. At saka triple pag magtrabaho ka daw, triple po yung ang sahod, no? From February 29 to February 31. Holiday po 'yan, no? Walang trabaho, walang klase at dapat nasa bahay ka lang. Good morning po sa kay Pastor Joshua Azuela diyan po sa DMI sa Davao Emmanuel, no? Church diyan po sa May Bangkal. At magandang umaga po sa ating mga ka-insiders diyan. So Kuya Jos, maayong aga gid sa imo dira upod sa kay Manang Jo kag sa kay Ate Joret, si Manang Dilia man no dira sa Mayhuna subdivision, maayong aga gid sa inyong tanan kag ang Ginoo magaupod gid sa aton sa sininga aga. Ato pamatian na nay no, pakinggan po na natin ang ating awiting sa umagang ito, ang ating pong theme song po natin, no. At sana po pakinggan natin at samahan niyo po ako. God bless you.
Family ni Maricho. But one day I saw him all alone on a road to death and untold agony. Just for me he suffered. Oh, what a price to pay. Good morning to Maricho Fernandez. Diyan po sa may buhangin. God bless you po. Thank you for joining us this morning. And also to Sister Sally Edem, dyan po sa Ontario, Canada. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Muli po sa kay Marichu Cho, may aga gidra, may buntag sa inyo diha, no? God bless you. I want him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have me than anything. As I go on through life with him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. I want Jesus more than anything this world can offer us. Yes, good morning to Sister Sally Edem. Diyan naman po sa Ontario, Canada. God bless you, Sister Sally, no? At salamat, salamat gid sa imo nga pag-upod every morning. Kagahapon naman dira sa Canada. Yes, muli po sa ating mga ka-insiders sa umagang ito. Kumusta po tayo? Araw po ngayon ng Martes, February 23 na po tayo. At ilang tulog na lang at buwan na po ng Marso. At ano kaya mangyayari sa atin sa buwan ng Marso, no? At dalawang buwan naman ang nabawas sa taong 2021. Ano ba ang ating mga eksperyensya sa araw-araw, kapatid? Kaibigan, gusto ka na bang sumuko sa buhay? Gusto ka na bang sabihin mo, nahihirapan ka na? Hindi mo na kaya, di ba? Sabi nga nila, hanggang may hininga tayo, kayang-kaya yan kasi kasama po natin ang Diyos. Yes, kung hindi mo kasama ang Diyos, wala kang magagawa doon. Kaya nga sa Kanya ka kumapit, sa Kanya ka kumuha ng lakas at palakasin mo po ang iyong panampalataya. At alam ko po na ang bawat isa sa atin, iba-iba ang ating eksperyensya sa buhay. Whether you are in the ministry, on the secular job, as a plain housewife, at kung ano man ang ginagawa natin, iba-iba po ang ating eksperyensya. But isa lang po ang ating pinagkukunan ng lakas. Kinukunan natin ng solusyon sa mga problema. At sana po, huwag kang sumuko.
Kasi pag sumuko po tayo, hindi naman masosolba po ang problema, di ba? Madagdagan pa nga eh. Oh, iba nga, nag-commit ng suicide, gusto nang mamatay. So kung naman, kung mag... Kasi nga, ang sobra daw ang problema sa pamilya. So kung mag-suicide ka, nadagdagan mo yung problema ng pamilya mo. Kasi yung pangbayan ng burol mo, kung na-hospital ka pa, so nadagdagan yun. So hindi yun solusyon. Ang solusyon po ay relasyon sa Panginoon. Hindi ko sinasabi po na kung mayroon kang relasyon sa Panginoon, ang buhay natin wala ng mga pagsubok. Wala ng mga testing sa buhay. Wala ng mga crisis. Wala ng mga circumstances. But gumagaan po. Kasi nadyan ang Panginoon, mayroon kang inaasahan, mayroon kang mapupuntahan, mapagsabihan, di ba? So, instead na mag-isip tayo ng mga bagay na hindi naman solusyon sa ating mga nararamdaman o sa ating mga pagsubok sa buhay, si Kristo Jesus lang po ang solusyon na yan. At ang sabi niya nga, lapit po kayo sa akin. Nabigatan ba kayo sa iyong mga pinapasan? Hindi nyo ba kaya ang iyong mga problema? Meron ka bang problema na wala kang mapagsabihan? Baka pagtawanan ka? Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Sabihin mo lahat ang nasa loobin mo. At ako po ang iyong tulong. Ako po ang iyong tagapagligtas. Diba? Sabi niya, I am your God of refuge. A God who will protect us. A God who will supply our needs. So dapat po, palagi natin, kaya nga may Biblia tayo, ang salita ng Panginoon ay nandiyan palagi. Kasi siya po ang mababasa po natin lahat doon. Yes, good morning to Sister Grace Notarte, dyan po sa Bindoy, Negros Oriental. Kumusta ang panahon dira, Grace? I hope and pray na okay ka lang. Okay lang kayo dyan, ang family Notarte. Sila ni Brother Ferdinand at ang mga bata dyan. At ang ating mga kapatiran din po dyan sa Bindoy, Full Metal Baptist Church. Maayong buntag yun sa inyong tanan. Uban sa pamilya ni Pastor Amorganda, God bless you po sa inyong lahat dyan. No? So, balikan natin yung topic na yan. No? Kasi po, lahat-lahat naman yan ang nararamdaman natin. Yan ang mga experience natin. Ang sabi ng iba, namimiss ko na yung mall. Ang tagal-tagal ko na hindi nakapunta sa mall. Ang tagal-tagal ko na hindi nakapasyal-pasyal. Ano ba itong buhay na ito? Diba? But you know what, kapatid? Ang Diyos po ay magbigay sa iyo ng kaligayahan na hindi maibigay ng kahit kanino. Kasi yung kaligayahan na bibigay ng Panginoon sa atin, ang kapayapaan na ibibigay ng Panginoon sa atin, hindi mo po yun makuha sa ibang tao. No? At hindi mo rin po yan maangkin because talented ka, very intellectual ka, no? Mayroong mga bagay sa mundo po na hindi mo pwedeng angkinin at hindi mo pwedeng makuha kung wala ang Diyos. Hindi mo siya karelasyon, no? Wow, maulano na kabuntagon, Pastor. Wow. So, at least malamig, no? Mabugnaw ang panahon bisan maulan. Dili lang unta magano na, no? Magbahapro, I believe na dili man baon ang Bindoy. Especially dito sa simbahan kay murag subidahon to kayo, no? Do sa dili man po daan sana. So, sa ating mga ka-insiders, sana po pakinggan natin ang salita ng Diyos. Palagi kang magkinig sa mga magbabasa, di ba? At minsan, sabi nga nila, Pastor, hindi ako nagbabasa kasi nadi-discourage ako sa aking nababasa. So, pipiliin mo, ikaw naman may control doon, di ba? Isa sa mga pinaka-worst ngayon na lumabas sa ating sa Christian family, no? Yung scandal sa kay Ravi, no? Sa Karyas. So, hindi ko kinukundinar, no? Si Pastor Ravi. But nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot po yun. Pero wala na siya, eh, no? Kinuha na siya ng Panginoon. Pero may mga hidden na mga bagay pala na. So, ang iba-ibang mga pastor ay nagsasalita na po. Pero, still, we are not authorized to condemn. No? Kung ano man nangyayari kahit sa buhay natin, di ba?
judgment is not real nga ginagawa po natin. Because sabi nga na, ang Bible, binyan is mine. Ang bahala ng Panginoon doon. Yan naman ginawa ni David, di ba? Malala yung ating mga devotion sa life ni David. He was been hunted, na patayin ni King Saul. At maraming mga sitwasyon o maraming mga sirkumstansya ang nangyayari. At marami ning mga instances na pwede niyang patayin si King Saul. Pero hindi niya po ginawa yun, no? He never allow na ang kanyang mga kamay ay madungisan ng dugo. Ang sabi niya, bahala na ang Panginoon. So, ano man ang mga pangyayari sa buhay natin, no? At sa mga kapatid natin sa Panginoon. So, instead of have that pointing fingers, at sabihin, oh, ano mo pala, no? Ang galing, pero may tinatago. Please, no? Maybe ang kasalanan ni Ravi, iba sa kasalanan natin. Diba? Pero kasalanan pa rin yun, kapatid. So, the only thing that we should be careful enough, hindi po tayo exempted. No? Baka ang nangyari kay Ravi, nangyari sa ibang mga kapatid natin, ang nangyayari din sa atin. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, tayo po ang mayroong panampalataya na malakas sa Panginoon. No? Iaho natin, hawakan natin pong ating mga kapatid na nahuhulog sa kasalanan. So bawat isa sa atin, walang perfecto, walang makapagsabi na ako ba, so wala akong kasalanan. Wala akong tinatago. Diba? So we are just proud to say that. Kasi siguro kung makapagsalita lang ang bawat sulok ng bahay natin, kung makapagsalita lang ang cellphone natin, siguro, wow. No? So Lord, have mercy on us. Lord, tulungan mo po kami na makaahon kami sa mga sitwasyon na yan. No? So good morning also to Brother Ben Bernardo. Good morning. No, wow, no more snow na. Back to normal. Praise the Lord. Hallelujah, Brother Ben. No? Talagang, sabi ko nga, you know, mga storm of life. Walang mga storm na talagang tag ilang buwan. No? Kaya nga tinatawag na storm of life kasi ang mga storm po, kahit na snowman o bagyo man yan, malakas ang ulan, hindi po yan tatagal. Mga dalawang araw o tatlong araw lang yan, no? So salamat, no? Thank you God for answering our prayers regarding doon po sa mga taga Texas, no? Doon po sa USA. And also to my good friend, Doy Maying Bundag, kay Pastor Irvin Parel, doon po sa Sinabuagan Fundamental Baptist Church sa Sinabuagan, Valencia City sa Bugidnon. Naimbag na bigat kada kayo amin ni Jay niya. Kag sa mga Ilonggo mandara, mayong agagid, no? Kag sa mga Cebuano, maayong buntag sa inyong tanan. Promoste sa Sinabuaga, that even Pastor Parel, si Pastor Tutong ay Ilocanong-Ilocano di ay niya. Talagang nga kunada, nga talagang napigsa iti dara iti Ilocano na ikamang di jay Sinabuaga, no? So, Pastor Tutong, maying aga, no? Naimbag na bigat, no? Kailan mo ako pabisitahin dyan? And also to my maninoy, sa kaya Engineer Felix Oxinia, and to maninay, dyan naman po sa Calaca, Batangas, good morning po sa inyong lahat dyan. What a beautiful morning, no? Na ang ating pong boses ay marinig sa ang sulok man ng mundo, saan ka man. Hindi mo pwede pong mapastop o mapahinto ang salita ng Diyos. Marami na pong mga tao na gusto nila ipahinto ang palaganap ng salita ng Diyos, pero hindi po sila naging successful. Marami tayong mga alam na mga istorya na marami ang mga tao na talagang gusto nila na maipahinto ang pag-distribute ng mga Bibles, pero hindi po sila nagtagumpay kasi po ang kalaban nila ang Diyos. Kung tayo siguro ang kalaban nila, siguro wala tayong magawa doon, di ba? Pero ang Diyos, you cannot fight against God. At alam naman po natin anong mangyayari, di ba? And good morning also to Brother Nelson Tupas Raffles, dyan po sa Tagum City sa Davao del Norte. Maayong buntag sa inyo, dira. Okay, tanggap ko na po. Wow, praise the Lord. I hope that you like it, Brother Nelson. No? A very simple na
na tawag nito na gift galing po sa ating insight from His Word. So galing pa yan sa Maynila, kay Pastor Ben, at pinadala niya dito, at salamat naman, no? Kung pwede lang sana lahat natin ng mga insiders, mabigyan po natin ng ganun na klase ng mga pagpasalamat, no? Hindi po yan bayad, kasi na, hindi po yun bayad na nakikinig kayo or nanonood kayo. It is a sort na nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no? That mayroon tayong mga insiders. So sa ating pong, doon naman po sa ating mga OFW, sa kay Sister Josephine Montiglaro, dyan naman po sa UAA, good morning and good afternoon. What, anong oras dyan sa, kalimutan ko palagi dyan, no? But I believe na madaling araw siguro dyan, no? So ingat-ingat ka dyan, Jo, sa atin din dyan sa Macau, si Sister Zini Zigundo, naimbang na bigat ka na kayo amin mo dyan. Sa Hong Kong, siya ni Sister Irene Layos, saka si, ang classmate ko po si Margie Kalinawan Bidal dyan po sa Hong Kong. Ingat-ingat po kayo dyan. At ang ating mga seaman, no? Ang ating mga OFW na mga nagtatrabaho sa barko, ingat po kayo, no? Alam ko po, nasanay na kayo sa mga bagyo na habang nasa laot kayo, pero ingat-ingat. We keep on praying for you. Sir Brother Tutong Dilcano, who is also a member ng Kirayan Fundamental Baptist Church, doon po si Miagao, Iloilo City. So magandang umaga po. At si Sister Sharon Gabion, diyan naman po sa Nevada, USA, mayang aga sa imo dira siya. God bless you, no? So sa lahat po na nag-order po ng t-shirt sa alumni ng Doon, itatry ko po, ha, na ano na, kasi minsan ang hirap, minsan mas mahal pa ang magpadala sa presyo ng t-shirt, but I will try, no? Sa kay Mama Joy Natividad and Pastor Arthur Natividad, I will try na mapadala ko po dyan sa Iloilo ang t-shirt, no? So salamat that we have a Doon Baptist Bible Institute na ating alma mater, kung saan po tayo nagtapos ng ating Bachelor of Religious Education, no? And then sa ating mga sister school naman sa Bibisanay, no? Baptist Bible Institute and Seminary, dun po sa Taytikling, Rizal. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan, no? Ang, I think that Pastor Dave Sir Josep is now preparing, no, para umupo na bilang presidente ng Bibisanay. So sa Doon, si Pastor Rector Kadayday ang ating presidente po dyan. At doon naman po sa Bukidnon Fundamental Baptist Seminary, si Pastor Edwin Bicar ang kanilang presidente naman. At dyan po sa DEBS, Davao Evangelistic Baptist Seminary, dyan po sa Tagum City, si Pastor Ulan-Ulan naman, no? So God bless you sa ating pong mga estudyante dyan, no? Maybe online class. Okay, ingat-ingat po tayo. So good morning sa kaya Sister Rhoda Gatilogo, dyan naman po sa Marikina City sa Metro Manila. Ingat-ingat ang bawat isa, at pag-pray po natin, no? Malapit na ito. We are now flattened the curve ng pandemic na ito. So tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ginagawa. So let us pray for that, no? Na ang bawat isa sa atin ay matulungan ng Panginoon. At alam ko po na ang bawat yugto ng ating buhay ay alam po ng Diyos. Kaya nga sabi nila, ang mayroong mga namatay na ang bata pa nila, no, sa Negros, isang bata namatay sa aksidente sa motor. But sabi nila, ang bata pa, bakit naman? No. We could not question regarding death. Sa Panginoon na po yan, di ba? Kaya nga sabi nga nila, whether you're finished or unfinished, pass your papers. Finished or unfinished. Yun pong ating mga marinig sa ating mga teachers. Nung high school hanggang mag-college, yan, wala tayong ano doon, no? Hindi po natin kontrolado po yun. But the only thing na makontrol natin ang ating faith, ang ating panampalataya sa Panginoon, ang mga reaction natin sa buhay, kung paano po natin yan makukuha natin at magampanan natin ang mga bagay po na yan. So before po tayo magpapatuloy, let us pray first. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami for giving us once again this opportunity to
to study your words. Ang aming mga, ang aming devotion dito po sa insight from His Word. Salamat po sa aming mga insiders. Salamat po sa mga sumasabay-bay, nakikinig, nanonood, at nagsishare po ng program na ito. Lord, we want that all the people around the world makarinig po ng iyong salita. At ang aming mga kapatiran, Panginoon, mapakinggan nila ang iyong salita that could encourage them to be more faithful. That maybe even though that they were far away from their families, from their church, especially po ang aming mga OFW, I pray, Lord, na ingatan mo po sila. Ilagay mo sa kanilang mga puso na importante pa rin ang kanilang devotion sa iyo. Lord, tulungan mo po sila. Alam ko po, nakakalungkot na malayo sila sa kanilang pamilya. Gusto na nilang umuwi, Panginoon. But because sa trabaho na ginampanan nila, para mayroon silang maitulong sa kanilang pamilya, Lord, protect them. Give them strength sa araw-araw. Lord, pinipreyendi po namin ang aming gobyerno. Alam ko po, Lord, minsan nalilito kami kung sinong paniwalaan namin. But I pray, Lord, that you should give wisdom sa aming government, sa leadership ng aming presidente, from the national going to the local. Lord, tulungan mo sila na there will be no personal interest sa bawat leaders namin. Walang corruption, Panginoon. Eradicate. Delete. Yung mga, mayroong mga ganong klaseng layunin sa sosyedad. I've been praying, Lord, sa aming mga frontliners and nurses, mga medical workers, ang aming mga police, ang aming mga military, Panginoon. Lord, be with them. Lord, I continue to pray for the Magayon family. Continue to sustain them, Lord. You have seen their flights. You have seen their situation. And thank you, Lord, that they continue to remain strong because of their belief, because of their faith sa iyo, Panginoon. Ito na tuloy-tuloy ng Panginoon. Ano man ang mga naranasan sa buhay, Lord, be with them. I pray also, Lord, for my maninoy, Engineer Felix Oxinia and his wife. Continue to sustain them, Lord. Continue to be with them. Patapos na po ang kontrata ng ni Maninoy Felix sa Kalaka, and time to return to their home base sa Bacolod, Panginoon. Ano man, Panginoon, pa ang mga piniprepare mo sa kanyang sa kanila, Lord, ikaw po nakaalam niyan, but take good care of them. I pray also, Lord, for Sister Sally Edem doon po sa Ontario, Canada. Continue to be with them, Lord, with her and sa kanyang trabaho, sa kanyang anak, at sa kanyang mga decision sa buhay, Panginoon, na it could be aligned sa plano mo sa buhay niya. Lord, palig-unagin siya, Ginoo. I hope and pray that she will continue to glorify your name. Alam ko po, nakakalungkot na malayo sa pamilya, sa kanilang mga relatives, doon po sa Rojas, but I pray, Lord, for her. I pray also, Lord, for Pastor Ervin Parel, doon po sa Sinabuagan and his family. Continue to be with him, Lord. Continue to sustaining grace sa kanyang mga ministry, especially sa Church of Sinabuagan. Ang mga kapatiran, Panginoon, doon, tulungan mo rin po, Panginoon. I also pray, Lord, for Brother Nelson Raffles, doon po sa Tagum City, ang kanyang mga ginagawa sa araw-araw. I hope and pray, Lord, that it could be progressive and successful because you are with him. So I pray also, Lord, for the Notarte family doon po sa Bindoy. I pray, Lord, for Sister Grace and Brother Ferdinand and their kids. I pray, Lord, for needs na masuplayan mo, Panginoon, but most ang kailang relasyon sa iyo, Panginoon. I pray also for Jeannie Monteclaro doon po sa United Arab Emirates. I pray, Lord, for safekeeping sa kanya, Panginoon, sa kanyang trabaho, kanyang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, Panginoon. Strengthen her, Lord. I pray also, Lord, for Brother Ben Bernardo. Salamat na sinagot mo po ang aming mga dalangin, ang aming pong request na maghinto na po, Panginoon, ang snow at bumalik na po ang elektrisidad. At salamat, Lord. Balik na sa normal ang buhay doon sa Texas. I pray, Lord, sa kanyang trabaho bilang isang sundalo, kanyang pamilya, Panginoon, kanyang relasyon sa iyo, Panginoon. And give him, Lord, the heart of generosity to share the blessing
to the ministry. So Lord bless him and his family. I pray also, Lord, for Rona Nazareno, Panginoon. Kanyang pamilya, ang kanyang trabaho bilang isang teacher doon po sa Carmen. I pray, Lord, for her. I pray also, Lord, for Sister Rosalina Bagi, Panginoon. I pray, Lord, that ingatan mo rin po siya ang kanyang mga sakit sa kanyang ngipin, Panginoon, na mawala, at ang kanyang pamilya, Panginoon. Patibayin mo sila, ang kanilang panampalataya sa iyo. I pray, Lord, for my family, my wife, as doing online class. Also si Casey, Panginoon, habang naghihintay ng kanyang mga papers na gumalaw doon po sa office ni Congressman Duterte, Panginoon. I pray na makapasok na siya, Panginoon, sa DepEd at makapagtrabaho. Salamat, Lord, that it pays to wait. So give us their patience, at kami rin, Panginoon. Si Ading, Panginoon, si Karen, sa kanyang klase sa online. Lahat po ng mga online class, bless mo, Lord. I pray also, Lord, for Patricia, isang Indian na student na nag-aaral din, Panginoon, through online yan po sa DMSF. Bless them, Lord. I pray that your name will be glorified. Pastor Joshua Azuela at ang ministry, Panginoon, ng DMI. I pray, Lord, for him. Mga plano, Panginoon, sa ministry. Gabayan mo siya, Panginoon. Kanyang pamilya, si Ate Jo, mga bata, at mga faculty and staff. Bless them, Lord. I pray also for Ate Joret Villalba na bumalik ang sigla ng katawan, Panginoon. At si Ate Delia, si Manang Delia Pimentel, Panginoon. Be with her. So Lord, your name will be glorified. I pray also, Lord, for Sister Sharon Gabion doon po sa US. Continue to be with her, Lord. Ingatan mo po siya sa kanyang trabaho. Pastor Elmer Ponce, Panginoon, doon po sa LA. Bless him and the ministry at ang kanyang pamilya din, Panginoon. Si Brother Tutong Delcano, na isang seaman, Panginoon, ingatan mo rin po siya, ang kanyang pamilya na doon po sa Kirayan, sa Piagaw. Ang kanyang kapatid na mayroong cancer, Lord, ginatugyan, ginamon sa iya, sa imo siya. Brother Victor C., Panginoon, I pray for him. Continue to sustain him, Lord. I pray also, Lord, for Brother Ronnie Cabuenas na mayroong dialysis, Panginoon. Maybe nasa Davao Doc sila ngayon kasama si Ate Rhoda. I pray, Lord, for their needs that you're going to supply. Lord, I pray also praying, Lord, for mga business ng iyong mga anak. Alam ko po, they will be affected. But I pray, Lord, na they will just hawak lang sila sa iyo. Kumapit sila sa iyo, Panginoon. I pray, Lord, for myself, Northside Baptist Church people, continue to be with them. Faithfulness sa pag-serve sa iyo, Panginoon. Coming to church. Pray for GR Ingona, Panginoon. Kanyang desire to be in the States for na pagtatrabaho nun, Panginoon. Salamat, Panginoon, na mayroon ng mga kumikilos ng kanyang mga papeles. And his family, there will be peace among them with Maricel and their kids. Amar family, Matuti family, yes, and mahal sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw, si Jem, as he also do his work, and the two kids, so, si Ate Pebo saka si Nice. Lord, have mercy on us. Si Ate Betsy, Lani Rain, na merong ginabati, Panginoon. And all who's coming here to church, Lord, bless us. Pray, Lord, for my commitment this coming Sunday sa wedding, Panginoon. Salamat na dumating na yung PSA ko at napadala ko na kay Pastor Kim. Praying na it could arrive earlier para ma-process, Panginoon, ng license. So Lord, thank you so much. Pastor Victor Aurelio and his family, bless them, Lord. At ang Cornerstone Baptist Church, be with them. Ang aming mga Bible school, Bibisanay, ang Doon, ang Bukidnon, ng Debs, Panginoon, mga faculty and staff, even the students. O Lord, be with them. Provide their needs, Lord, sa araw-araw. At ang mga napinsala ng bagyong Auring doon po sa part ng Surigao, binaan sila, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila. Pray also, Lord, for Induyon family doon po sa Lingig. I pray, Lord, for St. Julius as she continues sa kanyang trabaho sa araw-araw bilang frontliner din, Panginoon. Kanyang family, si Ma'am Jinky, ang mga bata. And also to
genie doon po sa Tubutuan City, Panginoon. So pray, Lord, for Pastor Tabamo doon po sa Asunción, ng mga kapatiran din, Panginoon, na nasa Kapalong sila. Also praying for Casey, who's celebrating his birthday today. I pray, Lord, for that tomorrow. So, Lord, be with them, ng mga pastors. Be with them, Lord. Be with them. Thank you so much, Lord. Kahit na po itong aming programa, ang insight from His Word, I pray, Lord, for provision sa araw-araw at sa monthly due namin, Panginoon, sa internet. At ang salita mo, Panginoon, that it could penetrate to the listeners. So, Lord, thank you so much. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, no? So, sino pa ba ang ating mga i-greet sa umagang ito, no? Okay, and also to Nel Grace Amar, good morning sa imo, Grace, no? And then to Maritis Magadan, good morning din po. Okay? At and also to Ate Roda Balsomo. Okay, kabuenas. And God bless you, no? Ingat-ingat kayo dyan, no? So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Psalms 93 na po tayo. Okay. Ang Psalms 93 po ay mayroon lang 5 bersikulo. Okay. So, matapos natin ito. Isang bigayan lang ito po. Sabi dito ng verse number 1, "The Lord is King. He is robed in majesty. Indeed, the Lord is robed in majesty and armed with strength. The world stands firm and cannot be shaken. Your throne, O Lord, has stood from time immemorial. You yourself are from the everlasting past. The floods have risen up, O Lord. The floods have roared like thunder." Parang, di ba? Basta pag ano natin ng plus, maalala natin yung mga binaha na area sa Pilipinas. "The floods have lifted their pounding waves, but mightier than the violent raging of the seas, mightier than the breakers of the shores. The Lord above is mightier than this. Your royal laws cannot be changed. Your reign, O Lord, is holy forever and ever." May the good Lord bless the reading of His Word sa umagang ito. Ang title po ng ating meditation sa umagang ito is Looking Above the Flood. Kung tingnan mo lang ang mga balita, no? Sa Surigao, sa Marihatag, ano pa ba doon ang mga lugar, San Agustin, no? Sa Tandag, labi na ha. At pag sinasabi natin na baha, ang Metro Manila ay talagang hindi na, ano yan, no? Hindi na bago po yun, no? Yes, thank you so much to Sister Marites Magadan. Okay? Retisa Magadan. Yes. We'll continue to pray for Abby, no, Marites. And also to the Retisa family dyan. Pastor Randy, si Rene Charlene and the kids. Good morning po sa inyo dyan, Retisa family. And then Pastor Florence Sumatra dyan po sa Mangalkal, dyan po sa Carmen. Good morning, no? Sila ni Sir Rona Nazarino, si Nessel. Good morning po sa inyo dyan. Okay. So makita natin dyan, no? Yung mga tsunami sa ibang mga bansa, kung paano sila dinestroy ng malaking alon. Paano ang isang lugar na crowded ay talagang makikita mo na hindi naging crowded after na binha sila. Nakakaawa tingnan, di ba? Ang mga putik pumasok sa bahay, nasa simbahan. Yung mga nakaraang buwan, doon po sa Rosario, sa may Agusan, ang isang simbahan po natin doon, na puno ng putik. Sabi nga nila, parang lagpas sa tao ang baha. So, ganun po ang makikita natin. So, this morning, as we look on these verses, yes, good morning to Sister Ronia, Arsina dyan po sa Carmen, no? Sa ano ba pangalan ng eskwela noon? Santo Niño Elementary School. Sa mga teachers natin dyan, magandang umaga po sa inyo. God bless you po. Ingat-ingat po tayo. So sabi ng sa passage natin sa verse 3, "The floods have lifted up, O Lord. The floods have lifted up their voice. The floods lift up their waves."
So what do you do when you find yourself threatened or threatened by the floods of wickedness? Do what the psalmist did. Anong ginawa ng psalmist? He looked at God's throne. Ang sabi niya, the Lord reigns. He is clothed with majesty. Sabi ng psalmist, the Lord is clothed. He has girded himself with strength. Surely the world is established so that it cannot be moved. Your throne is established from of old. You are from everlasting, according to verse number 1. You know what? No waves or floods can disturb the throne of God. Alam niyo ba yon? Kahit ano pa kalakas, ano pa kataas ng baha, ano pang tsunami, ano pa ang mga bagyo na dumadating, it could not destroy, it could not affect God's throne. Ganun po katatag ang trono ng Diyos. Ganun po katatag ang Diyos. Walang pwedeng makatalo sa Diyos. Di ba? The stronghold of the Lord. So in spite of that, that His word is very firm. But often, we don't look high enough. What we could see is only the flood. Hindi natin nakita yung trono ng Diyos na matatag. Ang nakikita natin yung mga alon na malalaki. Ang malalakas na agos ng tubig. Diyan po tayo nakaka-focus. Diba? So we see the waves getting higher and higher. And we don't lift up our eyes by faith and see the eternal, established, secure, strong throne of God. Yan palaging nakikita natin, no? Why? Mataas pa ba ang alon compare sa trono ng Diyos? Kaya nga sabi niya, you should look into Jesus. We should lift our eyes sa Panginoon by faith para makita natin ang eternal, established, secure, strong throne of God. Kaya nga, sa mga dumadating na bagyo at mga alon ng mga pagsubok sa buhay, itaas mo ang iyong paningin sa trono ng Diyos. Kasi secure ka doon. Diba? The throne is strong, kapatid. Huwag mawala ng pag-asa. Ang pag-asa nga natin, minsan wala kang pag-asa eh, diba? But our hope is in the Lord. So the psalmist also heard God's testimony. Narinig din ng psalmist, ng writers ng Psalms 93, ang mga testimonyo ng Diyos. You know what he did that God, he didn't listen to the sounds of the waves. You know ba? Alam mo ba yon? Ang Diyos hindi po nakikinig dyan. And today you might hear a lot of threatening. Ano ba ang mga nagtitreat sa'yo? Ano ba ang mga pagsubok na naranasan mo ngayon? Ano ba ang mga sounds na narinig mo? Na natitreat ka? Don't pay any attention of them. I could remember yung I met isang kapatid natin, no? Isang teacher, at kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok sa buhay. Habang nag-apply siya, maraming pagsubok. Kasi minsan itong sa ating, to be honest naman, no? Hindi ka makapasok, hindi ka ma-regular sa gobyerno pag wala kang backer, wala kang kapit. So ito naman ang mga backer natin. Para manging backer sila, manging tulong sila, minsan humihingi ng bayad. May mga under the table, no? Minsan nag-ano ka, no? At ang nakakalungkot pa minsan, yung anak pa ng Diyos o mga kapatid natin sa Panginoon na nasa posisyon, sila pa ang dumidiin. Na sana tulungan nila ang kanilang kapatid sa Panginoon, pero dinidiin pa. At para bang iniinsulto pa, no? So,
anong masabi mo doon? Lord, bakit ganito ba ang mundo? Ganito ba, Lord? I cannot really understand the waves of life, the floods of life that I encounter in this world. But kapatid, today you might have a lot of threatening sounds. But sabi ng psalmist, don't pay attention. Do not listen to those. Ang sabi sa verse number 5, your testimonies are very sure. Kaninong testimony ito? Sa Panginoon. Ano ba ang mga testimonyo na makita mo that our faith is firm? So the psalmist heard God's testimony and said, I can trust the word of God. Do you trust the word of God, kapatid? So this Psalms also reminds me of Peter when he walked on the water. Sa Matthew chapter 14, verses 28 and 31. Diba? Can you remember those? When Peter encountered the Lord Jesus Christ, na nakita niya na ang Panginoon ay nasa gitna ng dagat, at siya niya, Lord, I want to go there. Sabi ng Panginoon, please come, come. At talagang humakbang si Pedro papunta sa Panginoon. Pero ang alam po natin sa istorya, di ba, na makita niya ang malaking alon. Nawala po ang kaniyang tiwala at ang kaniyang panampalataya sa Diyos na tinitingnan niya. So, nawala yung focus niya sa Panginoong Hesukristo at napunta na doon sa malaking alon. At ang sabi nga ng scripture, he started to sink. Lumubog siya. So that's all, sabi niya. So if Jesus says, come, I can come. Kung ang Diyos ang nagsabi sa akin, palapit ka. Oh, tulungan kita. Surebol po yun. Totoo po yun. Pero pag ako ang magsabi niyan, medyo magduda ka pa. Pero pag ang Diyos ang sabi, lumapit ka anak. Lumapit ka. Because His commandments are always His what? Empowerments. God's commandment is always His empowerment. So God's throne is established and His testimony is sure. Remember that. So when you see the flood approaching, lift your eyes higher to see the throne of God and open your ears to hear His word. Pag may madumating na malalaking unos, palagpasin mo ang iyong mga ang iyong pananaw. Looking into Jesus, di ba? Para makita mo po ang trono ng Diyos. Ang trono na very established, very firm, very secure, and very strong throne of God. Put your faith to work and trust His promises of strength and power, kapatid. Yes, good morning to Pastor Alberto Compisino, dyan po sa Maragusan, Davao de Oro, and also to Sir Julius Induyon, dyan po sa Lingig naman. Sir, good morning po. And kay Ma'am Jingke din po dyan. So kapatid, looking above the flood, huwag po tayo magpadala, magpalinglang, magpa-deceive sa ginagawa ng ating kalaban. So we should looking above the flood, because we could see His throne, who is established, secure, and very strong. Diyan ka po kumapit, kapatid. So ano ba ang mga bagay na nagpapanik ka? Huh? Bakit ka ba nagpapanik sa mga sitwasyon sa buhay ito? Naalalahanin mo po, this place is not our homes. God has prepared for us a place in heaven. Ano sabi niya sa John chapter 14, di ba? I will go and prepare a room for you as well. Yan. At makikita po natin yan. And hoping and praying that we'll continue to remain firm in our belief and our faith sa Panginoon. Alalahanin po natin yan. So kapatid, muli, ito po ang ating programa, Insight from His Word. Ito po ang ating morning devotion. In the book of Psalms 93 po tayo. So,
Kung pwede nyo po, i-share sa inyong mga wall. Praise the Lord, no? At i-share nyo po ito sa iba. No? Not only na tayo ang mabibless, but why not share this to others also? So muli po, kita-kita tayo bukas, no? And can you pray for this ministry? Nagagamitin po ito to reach out more souls and to strengthen more believers sa Panginoon po. Pakinggan natin po ating awitin, "When answers aren't enough, there is Jesus." God bless you. Kita-kita tayo bukas muli. And thank you. And God loves you. Face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart. And reciting all those verses just won't do. As your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. When answers are